Puso, kabi-kabila mo, aksidente na kinasasangkutan ng mga nagbibisikleta sa mga lansangan. Ang dahilan, Susan, di pagsunod sa mga itinalagang bike lanes, di ba, Connie? Yes, lahat po ng mga pasaway sa kalsada, aba walang ligtas sa Lagot Cam. Panuunin po natin ito. Ang hindi marunong sumunod sa batas, ang mga nakakaperwisyo at hindi patas, hinding-hindi makakaligtas, ang mga pasaway, may karanagyan dito sa Lagot Ka! Sa Santolan, Pasig, may bike lane pero naman na ang hindi ito ginagamit ng ilang nagbibisikleta. Ano bang problema? Para saan pang bike lane kung hindi naman gagamitin? Lagot Ka! Sa Marcos Highway, mas matindi. Hindi na nga ginamit ni kuyang nagbibisikleta ang bike lane, aba, nag-counterflow pa. Lagot Ka! Yung dalawang insidente na napanood natin, ang may problema, yung siklista. Yes. So, aminado ka naman talaga. Pero saan talaga? Bakit nga ba nila ayaw? Yung wala nung dahilan? Kasi yung bike lane, putol. Ah, putol. Meron at merong puntong iiwas at iiwas ka. Ngayon, halimbawa, yung isa kanina, naka-road bike, yung mga tinatawag na racer, medyo matutulin yan. Siguro nabibitin kung gusto tulin ng bike lane, lalabas siya. Kasi tingin niya, kaya niya sabayan yung jeep. Yung jeep o kotse. At saka may sinasabi kasi na iba, na pag nasa gilid, mas prone ka pa nga daw talagang masagalian. Dahil hindi ka nakikita ng mga malaking truck. Ay, habang pinapanood, parang talaga nakakatakot din na masyado ka nalang confident na... Na katawan mo na mismo yung panangga doon sa kotse, di ba? Marami talagang confident riders dyan. Tapos ito naman, bakit naman siya sumalubong si kuya? Ito, isa pa to. Yan naman, ang tingin nila sa sarili nila kasi para naglalakad lang eh. Hindi nila kinoconsider yung sarili nila na road user na kapag nakabisikleta. Sabi nila, bisikleta lang naman ako eh. Pwede naman ako iwasan eh. Yun ang mentality. Pwede kang iwasan pero pwede ka rin bundulin. Dahil one lane yun, abay pagka nabangga ka doon, head on. Eto ha, kung yung mga mare, meron mga pasaway na siklista, yung mga motoristang di rin naman ho nagre-respeto ng mga bike lanes, eto ho, nahuli cam sa ating Lagot Cam. Paandar na sasakyan ito sa highway umarangkada, aba, sa bike lane sa Romarachada. Lagot Ka! Para may delivery, no? Tsaka, alam mo kung ba't umakyat doon? Respeto naman talaga, no? Alam mo na ba't umakyat yun? Wala siyang kakumpetensya. Oo, uy, solo ko, walang traffic. Ayan. At kung may po niyan. Kung sabi natin, Ginoong Jojo Cruz, officer in charge ng bike sharing program ng MMDA. Ginoong Cruz, magandang umaga po. May ganun palang program. Matagal na ba yan, sir? Matagal na? Matagal na po, since 2012 po. Aba, talaga. Okay. Salamat. Binalita niyo sa amin. Meron po palang bike sharing program. Pero ito ho, yung mga pinalabas natin na Lagot Cam, anong reaksyon ninyo? Doon sa van, no? Actually, bawal po yon yung ginagawa niya. Yung pong bike lane, para po sa ating mga siklista yan. So, ginawa po yung facilitating yan ng ating gobyerno para doon sa mga siklista, para umiwas sila sa kalsada at pumunta po sila doon sa pinagtataka, bakit ganun kalakas ang loob nung van na yun na iakyat niya doon, di ba? Walang huli. Siguro po nagkataon na alam niya na walang enforcer sa paligid at walang huli sa kanya. So aminado ho tayo, mas madalas sa hindi, walang enforcer? Hindi ko naman po sinasabi na wala po. Siguro po nagkataon lang po ng panahon na yun, ang ginagawa niya yung kanyang violation. Saan bang area yan? Marcos Highway, Santolan. Para may tipster to, no? Alam niya na. Kasi linawin natin ano, dahil maraming gusto magbike kung sa totoo lang naman, 'di ba? Maganda sa health, 'di ba? Maganda sa health, walang traffic. Oh, walang traffic, tipid. Pero bitin eh. Bitin ang mga kalsada para sa mga bikers, hindi ba? Wala talagang bike lane na dire-diretso. Halimbawa mula Magallanes hanggang dito sa Timog, 'di ba? Walang ganun diretso na, sir. Wala. Right now po kasi, sa amin, sa ahensya po namin, sa MMDA, medyo limited pa lang po talaga yung ating ano, Ortigas, Rojas Boulevard, dito po sa may Magallanes. Yung awareness naman po sa ating facility regarding sa bike lanes is napakataas po. Kasi po, yung number po ng ating mga siklista, every year po talaga dumadami yan. Kasi po,
sa problema natin sa traffic, ito po yung nagiging alternative. Magandang alternative. Hindi naman pala, sir. Dahil nagpo-promote po siya ng health. Aminado kayo na tumataas yung awareness. The more na dapat natin pinag-iiba, yung mga programa para sa ano mga bike lane. Problema? Bakit hubitin-bitin doon sa ibang mga lugar? Actually po, siguro kailangan lang po talaga itong samahan po yung mga organisasyon ng bisikleta, LGU. Dapat po mag-usap-usap para makonsolidate po yung effort para diretso magkaroon po ng connectivity between... Exactly. Correct. Connectivity. Tinanong ko nga, halimbawa galing dito hanggang Ortigas, napakalapit. 6 kilometers away yun, Paano ba mula dito hanggang Santolan, wala akong bike lane. Makikipagsapalaran ako sa EDSA. Kasi nagbabike ka, ano ba ang solusyon mo doon? Ano ba, nagbike ka, tas putol? Doon sa, halimbawa, dyan ka na sa mayor, putol na. Asan ka nadadaan nun? Maghahanap ka ng back streets. O kaya, doon ka na sa main road, sa EDSA ka na. Napaka-delikado. Alam naman ho natin, napaka-unsafe ng EDSA para sa bisikleta. So in the long term, I mean, ultimately, ano ho yung vision dito? So, magiging interconnected at sana nga, biking nasaan city. Nasaan pa tayo? Pinag-iisipan na po yan, pinag-aaralan na po na kung makakapag... tayo po tayo ng bike lane along po dun sa EDSA. Pero ang pinaka-ano po talaga is target. Kasi po yung ating ahensya, meron pong programa na tinatawag na... rent a bike. No. Share a bike. Share a bike. Yung nagsishare po yung sidewalk, yung tao na naglalakad, saka po yung bisikleta. Actually po, it's not on the road. Sana ho in this lifetime, makita mo kung magiging sa totoo lang, wala rin namang pedestrian masyado na nakakaano sa mga sidewalk di ba? So dapat talaga may sarili rin. Yung mga sidewalk nga nabibigay sa mga sa illegal vendor. Karagderia, talyer, anyway. Ako, maraming salamat po. Pare-pareho tayo ng dream at vision dyan sa... Kasama mo kami sa vision, sir. At least. Ginoong Jojo Cruz, siya po ang officer in charge ng bike sharing program ng MMDA. Kung kayo na may mga video litrato ng mga paglabag sa batas, abay talaga lang, ipadala lamang sa Lagot.com sa Facebook at Twitter account ng Unang Hirit ang mga pasaway. At di sumusunod sa batas, di makakaligtas sa aming kamera at yak, Lagot ang mami! Lagot ang mami! Wala kalaban-laban yan.